Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, I'll be sharing with you kung saan ako namimili ng aming mga grocery shopping or namimili ng aming grocery. Ngayong ECQ na naman tayo in Metro Manila. So instead of going to grocery, nag-decide na lang kasi ako na mamili na lang online. So, but before anything else, let me share some of the pros and cons of buying online, which I know every one of us is doing online shopping nowadays. And yeah, number one pro of buying online is, of course, it's very convenient. Kasi you can do online shopping anytime, anywhere, even nasa CR ka or nasa kama ka in your pajamas. So aside from that, makakatipid ka pa sa gas. Kasi nga, nasa bahay ka lang. The next pro of online shopping is very quick. Mabilis lang mag-online shopping and stick ka lang sa list mo. Kasi 'di ba when we go to the grocery, marami pa tayong nakikita. So kapag nakita mo, uy, parang maganda 'to, parang masarap 'to, ganyan ganyan. So bibilin mo siya in the end kasi nga feel mo bumili noon. And syempre, additional 'yun sa gastos mo sa grocery. And also, since mabilis lang mag-online shopping, the extra time you have, 'di ba, magkakaroon ka ng extra time, you can spend that. You can do something else on that extra time. Yon. And yes, the most important pro of buying online nowadays during this pandemic is, of course, wala kang COVID exposure. And we all know, everybody knows that the best way to fight or to avoid COVID is to stay indoors. So ayun, so aside from saving yourself from COVID, syempre, isisave mo din yung family mo by not going out. But syempre, may mga tao talagang have no choice to go out, lalo na yung mga workers natin, mga frontliners. So, todo ingat na lang and implement safety protocol. Ayun. So, doon naman tayo sa cons ng online shopping. And number one na nakikita kong con is, syempre, sa isang store, limited lang yung variety nila. And if we're going to buy grocery, di ba? Ano yan? From different brands, from different distributors. So, pag online, syempre, kung ano lang yung kinikater nila, for example, si Uishi, kung ano lang yung sinusupply nilang item, yun lang, of course, yun lang yung nasa store nila. Or another con, of course, is kapag nag-online shopping ka, super dalang yung on the day nagde-deliver. So, normally, online shopping takes 2 to 3 days to deliver, minsan 1 week pa, 2 weeks. So, if you are in a household na talaga nagpapaubos ng supply, I think this online shopping is not for you kasi talagang magugutom kayo. If you wait for the delivery, talagang magugutom. So, I suggest na if you want to go on online shopping, sa mga grocery nyo, syempre, dapat magpa-spare or siguro kapag nakita nyo paubos na, order na kayo online. Ayun, para at least, habang naghihintay, may nagagamit pa or nakakain pa ang family. Number 3 na nakikita kong con, I've been online shopping for years now, pero bihira ako, or I mean, never akong bumili ng food before. Ngayon lang talaga ako nag-decide to buy food kasi nga ECQ. And ang dilemma ko lang naman kasi dito is how the courier or how the online store pack the items. Kasi syempre, di ba, may mga nakikita tayo sa Facebook before na hinahagis-hagis lang yung mga package, ganyan-ganyan. So, yun yung dilemma ko na paano nila hinahandle kapag pagkain naman. Kasi syempre, pag darating dito, lasog-lasog, di ba? So, kawawa naman. And syempre, pag nakita mo gano'n na yung pagkain, hindi mo nakakainin. So, sayang lang yung pagkain. Ayun. So, but so far naman, after all the grocery, online grocery shopping I did, for the past few weeks, okay naman yung mga dumating, well-packaged naman sila, and it's the same as those items na nabibili natin grocery. So, ayun. So, ayun guys, explain ko na yung mga pros and cons of buying online, and those are based on my experience. So, kung may maidadagdag pa kayo sa pros and cons na na-explain ko, just comment down below. So, let's move on with the main topic. So, saan ba ako mga namili? Anong mga online stores yung pinagbilang ko ng mga grocery needs namin itong mga nakaraan? So, syempre, inuna ko yung snacks ng kids ko. So, ang una kong, dahil mahilig sila sa bread pans, pinagbilang ko ng bread pans is, of course, the Uishi PH. Parang, Uishi's
Uwishi PH official store sa Shopee. Para sure ako na legit and okay yung quality. Ang preferred method ko kasi of payment is Shopee Pay or credit card. Kasi nga, kapag COD, it's one way to transmit the virus, the COVID virus. And especially kapag may sukle. So, mahirap na. So, I prefer to pay online or using my credit card. So, moving back to Uwishi PH, okay naman yung naging transaction namin ni Uwishi PH. Inabot siya ng 2 to 3 days. And then, okay naman, well-packaged siya. Sinik ko yung item. Sorry, hindi ko na napicturean yung mga items ha, kasi nakain na silang lahat. Okay naman sila nung dumating. Parang namili ka lang ng grocery, ganun sila. Of course, it's part of the safety protocol na isanitize muna yung mga item before natin i-consume. So, ayun. So, after nung dineliver na, well packaged naman siya. The next thing we did is to put some alcohol, sanitize it, ganyan, para COVID-free. The next online store na pinagbilhan ko ng foods namin is the Com Foods. Com Foods official store. Ayan siya. So, binili namin dyan. Mahilig kami ng mga anak ko sa Chocomallows. Alam niyo yun, yung Chocomallows. And also the Choco Crunchies. So, yun lang yung two items na binili ko sa kanila. And, umorder ako sa Com Foods noong March 23. Dumating siya noong March 25. So, okay din yung items nila dumating. Okay, well-packaged din sila nung dumating. So, umorder din ako kay Universal Robina ng mga V-Cat, Mr. Cheese, at syempre mga healthy foods. Well, those are junk foods. Well, ang maganda kay Universal Robina, kapag may na-reach kang certain amount, meron silang freebie na binibigay. Pero mga 700, 800, tapos parang may libre akong cream o na crinkles, parang ganun. O, and yung XO na milk tea candy na nasa isang baso. So, delivery time ni Universal Robina is 2 to 3 days din. Ayun, nag-crave ako sa Delish. Alam mo yung Delish, di ba? Nag-crave ako sa Delish one time. So, nakahanap ako kay Candy Talk, also in Shopee. Sa kanya din ako bumili ng picnic, ng yan-yan, kasi meron din siya dun sa store niya. So, ang maganda sa kanya, nagsisend siya ng picture before dispatch. So, delivery time is 2 to 3 days as well. So, moving on tayo sa frozen foods. So, bumili ako sa kanila nung Pure Foods Tender Juicy Hotdog, yung spaghetti sauce, the ham, the bacon, ganyan, so on and so forth. So, meron silang sariling logistics. Ang maganda sa kanila, on the day of the delivery, mag-i-inform sila na, ma'am, delivery to for today, ganyan. Tumawag sila morning, pero dumating sila ng gabi, like, I think 8 or 9 p.m. na. Pero ang maganda, frozen pa rin yung items talaga, despite the hot weather ngayon. So, for chicken naman, bumili rin ako ng chicken, kasi nga mahal ng pork ngayon. So, nakita ko si San Roque Supermarket. So, bumili ako sa kanya ng drumstick and leg quarter. Parang umaabot siya ng 185 to 190 per kilo. Okay naman siya. So, ang maganda sa kanya, nag-thank you siya when upon receiving the order. Tapos, in-inform niya kami na the next day siya magsusupply. So, parang yan, 2 to 3 days din yung delivery time niya. Siyempre, bumili rin ako ng pang-household needs. Like dishwashing, like sabon panlaba, so on. Another stuff. So, bumili ako kay, sinubukan ko si SM Supermarket kasi meron din silang e-com store. Though, ang pansin ko kay sa e-com store nila, limited lang din yung items na nandun. Compare mo talaga when going to the physical store. Siguro dahil out of stock or maybe talagang nilimitahan lang nila yung pag-upload sa e-com store. So, it's a normal online shopping. You just add to cart, then check out. Ikaw yung mag-i-schedule ng delivery. So, when I try to check out na, the earliest schedule na nandun is 4 days na. After 4 days na, siguro parang order ako ng 25 or 26, ganyan. Tapos parang 31 na eh. 31 na yung next delivery. So, medyo matagal lang. And on that day, so dumating si March 31. So tumawag si taga SM na, "Ma'am, we're processing your orders na ganyan ganyan. And some of our items are already out of stock." So ang ginawa na lang namin is naghanap ng alternatives. So in the end, ang nangyari na lang, some of the items were removed kasi wala nang pamalit. And yung ibang items na lang is pinalitan na lang ng ibang items. Ayun. So far, okay din yung delivery. Dumating naman sila. Same day. Parang around 4 p.m. dumating yung delivery on March 31 din.
So guys, na-share ko na sa inyo kung saan ako bumibili ng mga grocery needs namin ngayong pandemic or ngayong ECQ. If nakapag-try na kayo mamili din ng iba na wala dun sa list ko, please comment down below para masubukan ko din. Ayun. So, and syempre, based dun sa title, I'll be giving away 500 pesos to my 4 lucky subscribers. And this is my little way of helping and for sharing the blessings na din during this pandemic. And all you have to do is just to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell. I-comment yun na din below on how will you spend that 500 pesos kapag isa ka sa mga nanalo. Ayun lang guys, so hope you enjoy this video and good luck sa mga sasali and lagi po tayo mag-iingat. Bye-bye!